Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Magandang araw sa mga kababayan naming hindi Muslim at sa mga kapatid ko sa Islam. Meron lang nagre-request na gumawa kami ng video patungkol sa isang vlogger at isang di ko alam kung anong klaseng katayuan nun sa buhay, kung pari ba yun o pastor o sino pa man siya, na ang pangalan niya ay Wendell. So, Brother Wendell, ito ay video ng ito ay para ito sa iyo, no? Maraming mga nagre-request sa amin na mga Muslim na gawa namin ito ng video sapagkat ikaw daw ay nagkakalat ng pitna. Ibig sabihin, nagkakalat ka daw ng mga kaguluhan, lalo-lalo na binibigyan mo ng interpretasyon ang banal na Quran. So sa bagay na yon ay pananagutan mo yan. Kasi kami, hindi kami natatakot na magsalita ka ng against sa amin kasi alam na namin ng katotohanan. At ang mahirap dito ay yung pinakikialaman mo na agad yung isang tamang relihiyon, ang Islam, pero hindi mo nabibigyan ng halaga ang problema ng iyong sariling relihiyon. So ang payo ko sa iyo, tignan mo muna, ayusin mo muna yung mali ng relihiyon mo bago ka mangialam ng relihiyon ng iba. Kami nangingialam kami ng relihiyon ng iba, nagpapaalala kami, kasi ang relihiyon namin is tama na. Wala kang makikitang kamalian. Pero yung relihiyon mo, sandamakmak ang kamalian. So yan muna ang ayusin mo, at inshallah, bago ka lumipat sa Islam, lalo-lalo na binibigyan mo ng kahulugan ang banal na Quran. Kung ikaw ay magbasa, ganun-ganun na lamang mo bibigyan ng kahulugan. So, kumbaga, alam namin na ikaw ay walang alam sa Quran. Kaya kung anong mga sabihin mo, hindi namin paniniwalaan. Pero payo ko sa iyo, tingnan mo ito ha. Binibigyan mo ng kahulugan ng banal na Quran. Ito ay Arabic. May isang scholar na nagbigay ng kahulugan ng banal na Quran. Tingnan mo ito. Ang kahulugan ng banal na Quran, binigyan niya ng paliwanag. So ito yung nakikita mo sa harapan. Ilang volume ito? 1. Okay? 2. 3. 4. Okay? 5. 6. Hanggang 10 itong volume. Ang isang maliit na Quran ay binigyan niya ng kahulugan at umabot ng 10 at marami pa. Ano pa lang to? Isa pa lang ito. Kumbaga, ang kahulugan ng Quran na hindi mo basta-basta mapapaliwanag. Di ba? So alam namin niya na hindi mo kaya ipaliwanag ang Quran. So ang punto ko dito, bago mo ipaliwanag ang Quran, ang mga nag-aaral ay alos namamatay na lamang inaaral pa yung Quran. Kaya ikaw hindi mo to kayang bigyan ng kahulugan basta-basta. Okay po? At bago mo pakailaman ang Quran, pakailaman mo muna yung Biblia, yung pinangahawakan mong batas. Kasi 50,000 complex, 50,000 na pagkakaiba-iba yung mali sa Biblia. So yun muna ang ayusin mo bago mo pakialaman ang Quran. So yun yung papayo ko sa iyo para hindi ka nagmumukhang kumbaga walang alam sa mga paningin ng mga Muslim. Kasi bigay ka ng bigay ng kahulugan, hindi mo naman alam yung bismong pinagbibigyan mo ng kahulugan, hindi mo alam saan ang galing. Eh hindi ka naman Muslim. Karamihan niya sa Muslim, hindi pa alam ang kahulugan ng Quran eh. Sapagkat di sila nakapag-aral. Ikaw nga, hindi Muslim, hindi rin nag-aral. Paano mo malalaman ng Quran? Diba? So pakialaman mo muna yung relihiyon mo, itama mo muna, tsaka mo itama yung iba. Kami tinatama namin yung iba kasi alam namin tama na yung relihiyon namin. May ebidensya kami niyan. So kung ikaw ay kaya mo nang panindigan tama relihiyon mo, magtama ka na ng ibang relihiyon. Okay, Brother Wendell, nawa igabayan ka ng Allah. Hanggang dito na lamang. Nawa ang video ng ito ay makapag-isip ka na magamit mo ito ng may talino at mapag-isip mo na aralin ko muna yung relihiyon ko bago ko pakialaman ng Islam. Kasi ang Islam, matatag na relihiyon eh. Diba? So good luck na lang sa debate nyo ninyo, Ustad Indasan, inshallah.